naman! At syempre, patok na patok sa lahat tuwing summer ang mga nagagandahang beaches and resort na talaga namang dinarayo ng karamihan lalo na ng mga turista. Isa na dito ang bayan ng Baras sa probinsya ng Catanduanes. Ang bayan na ito ay tinaguri ang Tourism Capital of Catanduanes dahil na rin sa mga tourist destinations and breathtaking views na ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Tulad na lamang ng Puraran Surf Beach Resort. Ito ay binabalik-balikan ng mga turista dahil sa napakagandang beach resort na ito. Pinong-pino ang mga buhangin na hindi masakit sa paa, malinis na tubig at malalaking alon at masasarap na pagkain na pwedeng-pwede mong ma-order mismo sa resort. Sa katunayan, last 2006, ang resort na ito ay nag-host ng isang international surfing competition na nilahukan ng mga atleta pagdating sa surfing mula sa iba't ibang lugar at bansa. At nito lamang nakaraang taon, sila ay nag-host muli ng isa namang regional surfing competition. So ngayon po ma'am, we are planning to declare those tourism sites as the national heritage site para di magalaw and ma-preserve po natin yung beauty po nila. Sa ngayon, dumadami na po yung influx of tourists dito sa Baras from different regions po. We are inviting everyone to visit Baras and be part of our bounce back of tourism. At dahil na rin sa pagiging coastal area ng lugar, rason kung bakit sagana sila sa yamang dagat, maraming iba pang klase ng beaches ang makikita sa bayan na ito. Narito din ang Sula Island kung saan kinakailangan mong sumakay ng bangka sa loob ng 15 to 20 minutes mula Kalapadan Bay View Park at tumawid ng dagat upang marating ang islang ito. Bagamat wala pang mga cottages ang lugar, maaari ka namang magdala ng tent at mag-picnic setup. Kinakailangan lamang na mapanitili ang lugar na malinis. Idagdag mo rin sa iyong listahan ng East Coast Beach Resort. Ang lugar na ito ay very relaxing at suwak na suwak sa buong pamilya. Mayroon silang iba't ibang klaseng rooms na pwede ninyong pag-istayhan kung kayo ay pagod na sa biyahe. Kakaiba at marami ka rin pwedeng pwestuhan na lugar upang makakuha ng mga litrato at selfies. At tuwing Friday naman, sila ay mayroon ring banda, pampawala ng stress at salubong na rin sa weekend. Sa ating mga turista na nagbabalak pumunta sa Catanduanes, siyempre ang una niyong papasyalan dito ay ang Puraran Beach. Ito ay sikat na sikat sa mga surfers. Ito po ay pinopromote namin lalong-lalo na sa mga surfer enthusiasts kasi maganda siyang lugar para sa mga mahilig mag-surfing. At nandyan din po ang Binurong Point sa mga mahilig mag hiking, mga mahilig sa mga scenic view, nandiyan po ang Binurong Point. At nandiyan din po ang stand sa Benedicto, ganun din po, isa rin po siyang scenic view at pwede rin po mag-picnic doon sa lugar na yun. At nandiyan din po ang, syempre, ang East Coast Beach Resort sa mga gusto mag-relax. At nandiyan din po ang Balakay Point at ang mga hotels tulad ng Balakay Inn na pwede rin tulugan ng mga kababayan natin. At syempre, hindi mawawala ang trending at tinaguriang mini Batanes ng lugar, ang Binurong Point. Ang breathtaking na lugar na ito ay tampok na tampok ngayon sa mga turista dahil sa nakaka-relax at kakaibang gandang taglay nito. Maaari ka rin mag-photoshoot sa lugar at unlimited ang pagkuha ng mga litrato. Ngunit upang makarating sa lugar, kinakailangan munang mag-hike ng mahigit 25 to 30 minutes kasama ng isang tour guide upang mabilis na makita at maabot ang Binurong Point. Siguraduhin lamang na kayo ay nakasuot ng tamang kasuot sa pag-hike at tubig na rin upang maiwasan ang dehydration. Sulit na sulit ang pagod sa pag-hike sa oras na makita mo na ang lawak at natural na ganda ng Binurong Point. Sa ngayon, ang lokal na gobyerno ng Baras ay patuloy sa pag-iimbita sa mga turista na nagnanais na mabisita ang kanilang bayan at makita ang iba pang mga nagagandahang tourist destination sa lugar. Pakatatandaan lamang na ang lahat ng yamang likas nito ay iniingatan, pre-preserve at ibinabahagi sa lahat. Jane De Guzman, BH TV News.